So yun guys, good morning. Ito yung bike ko na binili ko, no. Ang pangalan niya is Tosic Targa. Yan. Kulay gold siya. Kulay gold siya. Tapos yung size niya is 29R. 29 size pala yung gulong. Yan. Nakuha ko siya good for 14K. Ngayon siguro magkano na lang to. Yan. Yan siya. Ang kanyang specs, ano siya, 9 speed siya, tapos naka 1x. Naka STI na rin siya, no? So yung gulong niya, gawa sa compass. Yan. Ito siya. Yan. Tapos meron siyang reflector lights. Yan. Nakikita nyo. Ito siya. Tapos yung naka disc brake na rin siya, no? Ang aking caliper, kapalit ko lang kahapon. Ang caliper ko ay naka ano pa niya, naka stock yung kahapon, naka yin yang. Ito siya, Shimano TX yan guys. High mechanical brake. Yan, tourney. Yan siya. Ito yung fork niya, yan. Yan yung fork niya. Then, ito yung frame niya. Ito yung kayang pedal, no? Ito sa likod. Ito yung ano niya, seat post. Tosic. And then, naka-disc brake na rin sa likod. Ayan. Same lang to sa harap. Shimano TX. Caliper niya is mechanical brake. Ayan. Tosic Targa. Ang frame ko guys is size 50. Ayan. Ito siya. Size 50 siya. Ewan ko yung kung kita nyo. Ayan. Yan siya guys. At yung front view. Sa harap yung gulong niya, piling ko ang clearance niya nasa ano pa, nasa 1 inch pa yung kanyang clearance. So, ang laki pa niya. Sa likod, malaki pa yung kanyang clearance guys. So, pwede nyo pa nyo lakihan yung gulong nyo. Ito yung kanyang crank, no? Crank set niya 1x. Ang pangat lang guys dito, ano eh, no? Teka, may motor. So yun guys, no? Ang aking RV is Senza. Stock pa lang siya. Pati yung aking sprocket, stock 9 speed to. Bakal tong ano ko Rayos. The rest is naka-alloy na. 1x ito siya. So pala ko siyang i-upgrade sa next week siguro, no, Halotech, kasi pag ito, pag itong chain tinaas ko dito sa may pinakataas na 9 speed or hindi dito sa pinaka lower gear, nagaano siya, bumababa siya, no, kasi guys nagaano siya, siya ay nagko-cross chain. So yan, ito yung aking ano, chain cover. Sa frame kasi guys, tumatama ito pag ano, pag medyo maalog. So yun. Ang battle case niya guys, yan lang, isa lang. Yan. Internal cabling na din. So hindi ko pa tunad guys, na-check kung silvering. Hindi ko natanong doon eh. So I think silvering naman siguro. Or not. Hindi ko sure. So yan. Bali guys, yung test ride ko, panoorin nyo after nito aking review. Yan. Napapakita ko sa inyo guys kung paano siya, ano, kung paano siya in actual use. Yan. Medyo disappointed lang ako yung pag sa stock pa yung brake ko. Ano siya, masyadong ano siya, mahina, no? Siguro since mechanical brake. Totally yung totally pag sa akin naman, mas malakas pa yung brake ko sa rim brake, no, compared dito. Pero siguro yung ganun talaga ang disc brake. Pag mechanical disc brake gamit mo. Bala ko siya gawa ng hydraulic. I mean yung bilhan ng hydraulic. Kaso mahal. Mag-iipunan ko pa. Yan. Ito siya. So guys, yung test ride ka. Next na nito. So yun na. Ay man, nga pala. Ang stem ko pala is nasa ano to. 60mm yata to. Something. Yun. Ito yung upuan. Saddle ko.
papalitan ko din to guys, para itong sa atin, ang ano, sakit, masakit, toxic din siya. So yun, yan yung buong bike ko guys. Bili na ng bago kong bike. Ayan, bibigyan natin siya ng review. Ito ang Toxic Targa BX. Totally guys, nabili ko to nung ano lang, nung last Saturday. So nagamit ko na rin siya mga ilang beses, pero ngayon ko siya bibigyan ng review para fair. So ayan, tayo una guys, ginamit ko to noong Saturday, ay kahapon pati noong last Saturday. Medyo off ako. Hello guys, good morning. Ito yung bagong bike ko, no? Yan, ito. Ito yung harap ko, ito yung cockpit. Ito. Ayan. Front view. Malaki siya, malaki. Totally para siyang gravel, pero sabi ng ano, sabi sa comment section, kasi nagpost ako doon sa Toxic group, sabi niya, hindi ito to gravel. Ano to? A monster cross. So yun guys, no, habang tayo ay nasa biyahe ngayon, bibigyan natin ng kaunting review si Toxic Targa, no. Si Toxic Targa ay yung frame niya ay nasa size 50. Tapos yung kanyang mga pyesa ay lahat stock, no. Like kagaya ng sa rotor niya, sa brake caliper niya, sa crankset niya, sa RD niya, no. Ang hindi ko lang nagustuhan sa stock niya kay Toxic Targa ay mahina yung brake niya, no, kumpara dun sa rim brake na yung gamit ko dati na bike. Tapos dun sa kanyang yung crankset, naka 1x siya, pero yung 1x niya, pag pinupunta ko yung kanyang ano, yung kanyang yung speed niya sa pinakamagaan, sa 9 speed sa pinaka ano, taas, kusa siyang bumababa, no. I mean, kasi nga nagko-cross chain siya dun sa gap nung mismong sa crankset niya, imbis na medyo malapit sa frame, malayo siya guys sa frame, no. Siguro nasa 0.5 inch pa yata yun, so hindi ko sure kung 0.5 inch siya. So pag ako nagsi-shift, medyo ano siya, medyo anong tawag doon, bumabagsak ng kusa yung chain niya. So yun. So yun guys, pagdating sa ano naman, sa takbuhan, smooth lang siya, no. Medyo may konting vibration lang sa harap. Ewan ko kung bakit, pero hindi ko alam kung anong issue. So hindi naman sumasayad yung brake ko sa harap, siguro dahil sa gulong ko ay stuck or whatsoever, no. Dito okay naman siya, abot ko naman yung sa harapan since mahaba naman kamay ko, so sakto lang siya, hindi ako gaano yung nakayoko. So sanay din ako yung nakayoko dun sa dati kong bike kasi talagang mataas yung upuan ko. So yun, smooth sailing lang ako dito. So yun guys, yung share ko lang yung ano, yung ganitong position. Hindi ko siya nagagawa doon sa isa kong bike before na yung 26R, no.
convenient, pwede ka magpahinga sa handlebar mo. Share ko lang. So yun guys, ang share ko lang yung pag-shift niya, no. Sa una, nakakadibago mag-shift, no. Nung una, hindi ko alam kung paano mag-shift dito dati. So, nag-aral muna ako ng konti bago ko siya yung gamitin talaga sa mga ganito, no. So yun, medyo yung shifting niya, medyo pangit din. Kahit totally nakilang tono na ako. So yung balak ko na rin yung dalhin to sa bike shop pag hindi pa rin nakuha. Kasi pag mag-shift ako, sobra sa dalawa or isa, pero ipantay naman yung pagkakatono ko. Pag di ako nakasakay, sakto lang. Pero pag sinakyan ko, minsan parang feeling ko sobra ganito. Yun lang. So yun guys, tayo ay nasa Batasan Road. Paakyat to ng Batasan Road, no. Ngayon, dito hitetesting ko yung kung gaano ba kahirap ahunin gamit ang bike na to. So yun.
Oh,
So yan guys, hanggang dito na lang yung aking yung review. So sana nagustuhan po ninyo ang aking content. So don't forget to subscribe to my YouTube channel guys. Salamat!